Uy, may tanong ako sa iyo. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong ang kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagkakaroon ng kasalanan? Eh halos lahat nga ng krimeng alam natin dito sa Pilipinas ay konektado sa kahirapan at kawalan. Mga nangho-hold up, nangingidnap, nagnanakaw, nangi-scam ng kapwa nila. Lahat para sa pera. Alam naman nating lahat na mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga syudad, kagaya na nga lamang ng Kamaynilaan. At kapag hindi ka naman mayaman, asahan mong kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Bata pa lamang, didiskarte ka na upang magkaroon ka ng pera. Pambiling gamot, pambiling pagkain, pambayad ng kuryente at ng mga nagmamahalang renta. Kahit sabihin pa natin na andyan naman ang gobyerno, nandyan naman ang mga politiko, hindi pwedeng iasa natin sa kanila ang buong buhay natin. Nakakalungkot dahil mismong ang mga kabataan ay kumakapit na nga sa patalim, magkaroon lamang ng pera, magkaroon lamang ng makakain. Ang ating istorya ngayong araw na ito ay magsisimula sa buhay ng isang masipag na nurse. Ang duty ng nurse na ito ay palaging panggabi sa isang pribadong ospital doon sa bayan ng Makati. Ang kanyang pangalan ay Dave. Itong si Dave ay itinuturing na bayani ng kanyang mga pasyente. Siya rin ang bayani ng kanyang pamilya dahil siya ang breadwinner ng mga ito. Matagal na kasing pumanaw ang kanyang ate dahil nga sa karamdaman at COVID-19. Kumalat ang pandemya noon at dahil nga nurse din ang kanyang ate, nahawa ito. Mabuti na nga lamang at nakapagtapos na siya ng pag-aaral bago ito pumanaw. Ang kanilang mga magulang ay mahina na, matanda na. Ang kanyang ama, half-stroke patient pa. Ang kanyang ina, madalas pang hapuin, hikain. Kaya naman itong si Dave, ginagawa ang lahat upang alagaan ang kanyang mga magulang sa umaga at makapagpahinga ng kaunti bago jumuti sa panggabi. Lahat ng iyon ay ayos lamang para sa kanya. Ang mahalaga, may trabaho siya. May pinagkukuhanan siya ng pera kahit na hindi ito palaging sapat, at least meron. Sino nga daw ba siya para magreklamo pa? Bukod sa mahal na mahal ni Dave ang kanyang trabaho, masipag din siya at napakabait pa sa kanyang mga kasama sa ospital. Wala siyang complain, wala siyang reklareklamo. Matagal na nga siyang pinagkakatiwalaan ng private hospital na iyon. Palagi siyang pinupuri ng may-ari maging ng head nurse. Kaya nga lang, ang buhay ng tao ay hindi parang fairy tale na palaging makulay, masaya at payapa. Araw ng Miyerkules noon, nagkataong may dalang cellphone itong si Dave, mamahal nito. Kaya lang, hindi naman sa kanya. Ito ay sa kanyang katrabaho. May damage na kasi ang telepono'ng iyon. At dahil nga may kaibigang technician si Dave, humingi siya ng tulong dito. Kaya naman, naiparepair sa maliit na halaga lamang ang telepono. Ngayon, ibabalik na nga nitong si Dave ang telepono'ng ito sa may-ari na kanya namang katrabaho, kapalitan niya ng duty at shift. Kaya nga lang, habang naglalakad sa kadiliman ng gabi itong si Dave, biglang isang lalaki ang sumulpot sa kanyang harapan. Agad siyang tinutukan ng patalim, agad inagaw sa kanya ang kanyang bag. Ang lalaking sumulpot sa kanyang harapan, medyo may kaliitan, kaya itong si Dave bilang isang matangkad at malaking lalaki, sinubukan niyang manlaban. Kaya nga lang, napakabilis sa mga pangyayari, agad siyang nasaksak sa kanyang balikat, dahilan upang siya'y manghina. Sinikmuraan pa si Dave ng napakatindi. Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na nasaksihan ng isang taong kalye, isang rugby boy. Nawala na nga ng malay itong si Dave at napahiga na nga lamang sa kalsada. Pinipilit ni Dave na ibukas ang kanyang mga mata upang makita kung ano nga ba nangyayari na. Nabanaaga na lamang niya na nagpapangbuno pala ang hold-upper at ang rugby boy. Kahit duguan si Dave, pinilit niyang bumangon at inalalayan ang kanyang saksak. Nagkatao naman na napakalakas pala ng rugby boy na iyon. Aba, nakailang suntok lamang siya sa mukha ng hold-upper
Tumba ito. Napahiga ito sa daan. Hanggang sa magdatingan na nga ang mga chismoso-chismosa maging ang isang pulis. Walang nagawa ang hold-upper kundi isuko ang kanyang sarili at ibigay kay Dave ang kanyang bag. Ay nako naman talaga, mukhang napuruhan kayo ah. Kuya, magbulat nga kayo? Kaya niyo po bang magsalita? Kaya niyo po bang tuwayo? Tara na po sa ospital, napakaraming dugo na po na wala sa katawan ninyo. Ito pong bag ninyo, tara na po sir. Saad ng rugby boy. Mabuti na nga lamang at mayroong mga tropang pedicab driver itong rugby boy na ito. Agad nadala sa ospital si Dave. Ang ospital na napagdalahan pa sa kanya ay yung mismong lugar kung saan siya nagkatrabaho. Kaya nga mismong mga kasamahan niya sa trabaho ay nag-aalala sa kanya. Agad siyang ginamot. Ay nako naman Dave, napakalaki mong tao pero ito ang nangyari sa'yo. Kamusta ng pakiramdam mo? Ano pang masakit sa'yo ha? Kung san-san ka kasi sumusuot eh, yan tuloy. Ang sabi ni Amy. Okay lang ako ate. Malayo naman to sa bituka, di ba? Dahan-dahan naman. Teka, nasan yung lalaking tumulong sa akin? Yung naghatid ba sa'yo? Nako, kanina pang umalis kasama yung kaibigan niyang pedicab driver. Ay nahihiya atang pumasok. Hindi ko na nga nakausap eh. Nagmamadali. Ano? Umalis na? Ilan pa? Kanina pa ba? Baka naman nasa labas pa. Tinan mo naman oh. Sayang, hindi mo lang ako nakapagpasalamat ng maayos sa kanila. Di bale, kapag napadaan ako lidon, hahanapin ko siya at magpapasalamat ako ng maayos. Ate, masakit. Naku talaga ikaw. Dave naman, minsan ka lang dumaan doon, nasaksa ka pa. Ang gusto mo pa, bumalik ka sa lugar na yun? Ano ka ba? Maawa ka nga sa sarili mo? Tigas talaga ng ulo mo, bahala ka nga. Kinabukasan, nag-file agad ng leave itong si Dave. Ilang araw din iyon upang makapagpagaling siya ng kanyang katawan. At nang maayos na nga ang kanyang kalagayan, hinanap niya ang lalaking tumulong sa kanya upang pasalamatan ito. Kasama niya ang kanyang ina at may dala silang masarap na mga pagkain. Hanggang sa mahanap at matanaw na nga nila ang lalaking kanilang hinahanap. Pero bigla itong tumakbo ng napakabilis. Pili tinatawag ni Dave ang lalaki pero ayaw nitong lumapit. Kesa nga naman silang mag-ina ay tumakbo din ang tumakbo. Nagtanong na lamang sila sa mga tao doon kung saan nga pa madalas tumambay ang lalaking kanilang hinahanap. At doon iniwan nila ang masarap na mga pagkain. Sa di kalayuan nakita ni Dave ang lalaki. Sumenyes na nga lamang siya at tila sinasabi niyang maraming salamat. Habang naglalakad na nga ang mag-ina palayo, napalingon si Dave at nakita niya ang lalaking kinakain na nga yung mga pagkaing iniwan niya sa tambayan. At si Dave napakasaya na makita ang pangyayaring iyon. Hindi man sila nakapag-usap, pakiramdam niya maayos na siyang nakapagpasalamat dito. Maaring hindi pa ito sapat, pero at least nakapagpasalamat siya. At nang dahil nga sa aksidente nangyari noon kay Dave, inilipat na nga siya ng shift. Hindi na nga siya panggabi ngayon. Ang totoo niyan, hanggang sa ngayon, hindi malimutan ni Dave ang kanyang karanasan. Kaya minsan napapaisip siya, abay saan naman daw siya dadaan? Yun lamang ang tanging daan na maaaring niyang daanan patungo ng trabaho. Pang umaga man o pang gabi. Sa makatuwid, no choice naman siya. Ilang araw pa nga ang lumipas, walang nakikitang tambay na rugby boy itong si Dave sa daan, umaga man o hapon. Ilang linggo at halos ilang buwan nga ang dumaan bago muling natanaw ni Dave ang lalaking kanyang hinahanap. Dalian siyang tumakbo palapit dito at bago nga tumakbong palayo ang lalaki, nahawakan niya ito sa kamay. Ano ka ba naman? Huwag ka namang takbo ng takbo. Napapagod na akong habulin ka. Ako ito. Hindi mo ba ako naaalala? Si Kuya Dave. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ano bang pangalan mong bata ka? Parang sa itsura mo, wala ka pang 20 ah.
Ako. Ako si Kuya Dave. Kuya Dave ang itawag mo sa akin. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Wala po kong ginagawang masama sa inyo. Tsaka, bakit mo ba ako hinahabol? Ay nako, siguro nakalimutan mo na nga ako pero ilang buwan ang nakakalipas. Minanghold up sa akin isang gabi at tinulungan mo ako. Kaya utang ko sa iyo ang buhay ko. Ano bang pangalan mo, bata? Ay lintik naman oh. Paulit-ulit ka naman eh. Hindi ako bata, okay? Hindi ako bata. Ako si Miko. Ang saad ng rugby boy. Magsasalita pa sanang muli ang binatang ito. Kaya nga lang bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Bigla itong kumalam. Mukhang gutom na nga siya at ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Kaya naman biglang tumayo si Dave at tinawag itong si Miko para magtungo sa isang fast food chain na malapit doon. Ano? San pupunta? Doon? Wag na po, wag na, wag na, wag na. Nakakahiya lamang. Napakabaho ko. Ang sabi ni Miko. Ah, eh kung ganun, mangako ka sa akin. Pagpasok ko ng fast food chain na yun, hindi ka tatakbo palayo, hindi ka aalis dito. Ha? Hihintayin mo ko. Bibigyan kita ng pagkain at ng pera. Pambili ng bagong damit at ng gamot kung kinakailangan. Okay ba yun sa'yo, ha? Tumango na nga lamang itong si Miko dahil gutom na nga siya. Umupo muna sa isang waiting shed si Miko habang hinihintay si Dave. Gutom na pala ito at halos mabulo na nga siya nang matanggap niya ang masarap na pagkain bigay ni Dave. Habang kumakain nga ang dalawang ito, nakaupo sila doon sa may waiting shed habang iniintay na tumila ang ambon. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga buhay-buhay nila. Magmula nga noon ay hindi na nga naiilang itong si Miko kay Kuya Dave niya. Nangako rin si Dave na hindi niya ibibili ng rugby o kung anumang masamang bagay itong perang ibinigay ni Dave sa kanya. At nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Ilang araw pa nga ang lumipas, may naganap na rambulan sa lugar na iyon at agad hinalap ni Dave itong si Miko. At nakita nga niya ito, nakasiksik sa isang pader na napakasikip, nagtatago ito. Ang mukha nito, puro pasa. Ang kanyang pisngi, namamaga. Ang kanyang katawan, puro sugat. Halatang binugbog siya at ngayon, umiiyak. At dahil awang-awa itong si Dave sa batang ito, napilitan siyang isama na munang pauwi si Miko. Agad namang sumama si Miko sa kanya dahil mukhang papatayin daw siya ng mga sindikato. Iyon ang kanyang kwento. Awang-awa rin ang ina ni Dave kay Miko. Agad itong pinakain ng masarap na pagkain habang itong si Dave inaasikaso naman ang mga sugat sa katawan ni Miko. Matapos nga itong makapagpahinga, naligo ito. Agad namang binigyan ni Dave ito ng kanyang mga lumang damit at parang napupuna ng mag-ina na parang napakaputing bata pala nitong si Miko. Akala mo bagay foreigner? Para siyang half-half. Feel am, kumbaga. Ikaw na bata ka, umamin ka nga sa amin. Taga saan ka ba talaga? Nasaan ba ang pamilya mo? Yung totoo, ha? Ang tanong ni Dave. Napatungo na nga lamang itong si Miko. Hindi na nga siya sumagot at tumahimik na lamang. Siyempre, hindi naman siya para pilitin ni Dave. Tatlong araw pa nga ang lumipas, itong si Miko ay nasa bahay lamang ni na Dave. Malapit na rin ang loob ni Miko sa mga magulang ni Dave. Hanggang sa umabot na nga ng isang linggo, itong si Miko sa bahay ni na Dave. Para siyang may nakababatang kapatid ngayon. Itong si Miko parang tumataba na rin. Sino ba namang hindi? Alagang-alaga siya ng pamilya ni Dave. At napag-alaman na ito palang si Miko ay hindi talaga rugby boy. Ang rugby boy talaga ay ang kanyang mga tropa, pero hindi siya. Medyo mahilig lang talaga siyang magyosi nung panahong iyon, pero ngayon, hindi na. Itong si Dave, palagi pang binibigyan si Miko ng mga libreng vitamins galing sa ospital. Oy, Miko, siguro naman okay ka ng tanongin tungkol sa personal mong buhay, di ba? Gusto ko lang sanang malaman, nakapag-high school ka man lamang ba? Nakapag-aral ka man lamang ba sa maayos na eskwelahan? Yan ang tanong ni Dave kay Miko. Ah,
Tungkol po ba sa pag-aaral ko? Opo kuya, nakapagtapos naman po ako ng high school noon. Honor student ako. Hindi nga lang top 1 pero at least top 10. Medyo napatigil nga lang ako sa pag-aaral. Hindi na ako nakapag-senior high kasi mas inuuna po ng mama ko yung iba niyang mga anak. Iniwan na po ako ng papa kong Spanish ang lahi. Tag-ibang bansa po siya. Tapos ang balita ko nga po ay matagal na po siyang patay. Ito ang sabi ni Nico hanggang sa nagpatuloy na nga siyang magkwento tungkol sa kanyang tunay na buhay. Alam niyo po ba kuya? Ma, pa, pati po si Lolo. Itinakwil na rin po yung mama ko kasi marami siyang naging lalaki. Lahat naman ng mga yun. Sinasaktan lamang siya. Pinapaiyak lang siya. Pati nga ako, na anak niyang panganay, pinabayaan niya na. Hanggang si Lolo, nagpunta na nga po ng ibang bansa. Naiwan ako kasi itinatago po ko ng mama ko sa kanila. Wala naman po sana ng problema kasi gusto ko rin makasama po yung mama ko kaso wala naman po siyang pakialam sa akin. Yung pong mga stepfather ko, binubugbog lamang po ako. Yung iba nga sa kanila, adik pa eh. Kahit na ayaw ko po sanang iwanan yung mga kapatid ko eh, tumakas na po ko sa amin. Sumakay po ako ng barko hanggang sa, hindi ko na malayan, nakarating na po ako dito sa Maynila. Palaboy-laboy, palakad-lakad, at kung sino-sinong nakikita at nakakasama. Napakalayo naman pala ng pinanggalingan mo. Sumakay ka pa ng barko? Talaga ba yan? Tagasan ka pa talaga, hami ko. Ang totoo po niyan, Kuya Dave. Mismo ako, hindi ko na masyadong maalala. Pero ang alam ko lamang, taga Davao po ako. Yung probinsya lang po yung alam ko. Pero yung mismong lugar, hindi ko na po maalala. Please naman po, Kuya Dave. Huwag niyo naman po muna akong ibalik doon. Baka po patayin ako ng stepfather ko eh. Ganito po kasi. Wala po akong pera. Wala po akong magagamit na salapi para makaalis ng lugar na yun. Kaya, ninakaw ko po yung cellphone ng mama ko. Tsaka yung relo niya. Para maisang lako po at magamit kong pera pag alis ko. Niyakap na nga lamang ng nanay ni Dave itong si Miko dahil sa awa sa kanyang mga karanasan habang bata pa ito. Upang magkaroon ito ng magandang buhay itong si Dave, nagpas siya na ipasok ng testa itong si Miko. Upang malibang at upang matuto na rin. Hindi nga nagtagal, nakapagtapos na nga ng 6 na buwan itong si Miko sa testa. At ang ibang course noon, kanyang kinuha. Sinubukan niya halos lahat ng kurso doon. Tuwang-tuwa nga si Dave dahil mukhang napakasipag din ito. At ngayon, may bago na rin mga kaibigan. Lahat, good influence sa kanya. Napakabilis nga ng mga panahon. Ngayon, halos 2 taon na silang magkakasama sa bahay. Itong si Miko, ramdam na ramdam ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanya ng pamilya ni Dave. Hanggang isang araw, may nakitang post sa Facebook at Instagram itong si Dave. Kamukhang kamukha ni Miko ang larawang hinahanap doon. Missing daw pala ang personalidad na iyon, apo ng isang mayamang pamilya doon sa Davao. Itong si Miko na pala ang hinahanap ng matandang lalaki na mukhang foreigner pa. Ang totoo pala, mayamang pamilya pala ang pinagmulan ng tunay na mga magulang ni Miko. At matagal na pala siyang hinahanap ng kanyang lolo mula Spain. Miko, halika nga rito. Bilisan mo. May papakita ako sa'yo. Kilala mo ba ang mga litratong ito? Ha? Sabihin mo yung totoo sa akin. Kilala mo ba ang litratong ito? Ang tanong nitong si Dave kay Miko. Saan niyo po nakuha ang pictures na ito? Kuya Dave, picture po ito ng lolo ko. Nasa Spain po siya ngayon ang alam ko, pero bakit po ito nasa inyo ngayon? Tinamaan ka ng magaling na bata, Kamiko. Alam mo ba, matagal ka nang hinahanap ng lolo mo. Year 2020 pa. Ano ka ba naman, Miko? 2024 na ngayon. Kahit minsan ba hindi ka nagka-cellphone, hindi mo malang nahanap yung mga post na ito? Paano ngayon ang pasya mo? Anong balak mo? Anong plano mo? Heto ang phone number ng lolo mo. Malay mo, nasa Maynila sila ngayon. Malay mo, nasa Pilipinas siya ngayon. Kontakin mo na. Sige na. Subalit hindi sumasagot si Miko. Tahimik lamang siya at nakatungo. Ilang araw pa nga ang lumipas, itong si Miko, kinontak na nga ang kanyang lolo. Bagay na hinihintay pala ni Dave.
Tamang-tama naman na nung panahong iyon ay sadyang uuwi ng Maynila itong kanyang lolo galing Davao, mula Spain. Nang parehong araw na iyon, araw ng Lunes, nakarating na nga ng Maynila itong lolo at lola ni Miko. Nakatira sila sa isang napakagandang condo unit sa Makati. Mayaman ang lolo at lola ni Miko. Siyempre, nakilala ni Dave ang mga ito nang ihatid niya ang binatilyo. Maraming salamat po Kuya Dave. Pangako ko po sa inyo, babalikan ko po kayo ng inyong mga magulang. Si nanay, si tatay, tutulungan ko po kayo. Pangako ko po yan. Maraming salamat po sa kabaitang ibinigay niyo po sa akin at saka sa tiwala. Maraming salamat po Kuya. Ay nako naman. Tama na nga itong iyakan na to. Para tayong hindi mga lalaki nito eh. Basta, lagi mong tandaan, alagaan mo ang mga lolo at lola mo, ha? Basta, masaya ako na kasama mo na ang tunay mong pamilya. Dadalhin ka na nila sa Spain, di ba? Mag-aral ka mabuti doon. At kung may panahon ka, tumawag ka naman. Sana hindi ka makalimot. Alam mo naman yung cellphone number ko, di ba? Tsaka yung Facebook ko. Mahalin mo at alagaan ang pamilya mo. Mahal na mahal ka nila, ha? Mag-iingat ka. Maya-maya pa ay lumapit kay Dave itong lolo ni Miko. Inaabutan siya ng 1,000 dolyar, subalit ay naman itong tanggapin ni Dave. Dahil ang kanyang dahilan, may trabaho naman daw siya at malaki lamang talaga ang utang na loob nitong si Dave kay Miko. Ay naku Miko, ano ka ba naman? Hindi ko ginagawa ang lahat ng pagtulong ko sa'yo dahil gusto kong bayaran mo ko at bayaran ako ng pamilya mo. Malaking malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ang buhay ko ay utang ko sa'yo. Alam mo kalabisan na kung kukunin ko pa ang perang ito. Yan ang sabi ni Dave. Alam mo Kuya, naiintindihan naman kita pero sige ganito na lang. Ibigay mo sa akin yung ATM number mo. Pag may trabaho na ako doon, papadalahan ko po si nanay tsaka si tatay. Hindi naman ikaw at least, di ba? Tulong ko na sa mga magulang mo. Okay ba yun sa'yo, ha? Ang sabi ni Miko. At dahil nga sadyang mapilit itong si Miko, hindi na nga makatanggi pa itong si Dave. At nagpaalam na nga ang dalawa sa isa't isa dahil itong si Dave duty pa sa ospital. At iyon na nga ang kanilang huling pag-uusap. Kumbagay, back to normal na ang buhay ni Dave. Nagulat na lamang siya dahil makalipas ang halos 4 na buwan, nagkaroon ng 100,000 piso ang kanyang ATM. Biglang nag-message pala itong si Miko sa Facebook account ni Dave. At ang sabi niya, "Oh, Kuya, hindi yan para sa'yo ah. Para kay Itayan tsaka kay Inay. Pampagabot nila yan. Basta, papaalam mo sa'kin pag may karamdaman sila ha? Ako nang bahala sa inyo. Ako nang bahala sa'yo." Nakakamiss naman kayo, Kuya. Yan ang birong sagot ni Miko. Magmula nga nung panahong iyon, hindi na nga bumitaw sa pangako si Miko sa magulang at pamilya ni Dave. Halos taon-taon, binibisita niya ang mga magulang ni Dave. Oo, nagpapadala din siya ng malaking halaga ng pera sa bank account ng mga magulang ni Dave. 2 taon pa nga ang lumipas ay namatay na ang tatay ni Dave. Bagay na alam naman ni Miko, kaya siya lahat ang gumastos para sa burol at libing ng matanda. Itong si Miko gusto pang umuwi ng Pilipinas kahit na meron siyang karamdaman noong araw na iyon. Pinipigilan lamang siya ng kanyang Kuya Dave. At dahil nga meron na silang sari-sariling buhay, 5 taon pa ang lumipas. Itong si Dave may sarili ng girlfriend, may sarili ng partner at nais nang magpakasal dito. Samantalang si Miko, walang paramdam. Hanggang isang araw, isang napakatangkad at napakagandang lalaki, isang foreigner, ang dumating sa harapan ng bahay ni Dave. Tisoy kung tawagin ng mga kapitbahay at mukhang napakalaking tao na blonde pa ang buhok. Pero nagtatagalog. Tao po! Tao po! Nanay! Nanay! Tao po! Kamusta na, Nay? Ay sino ka baga, iho? Pasensya na, malabo ng aking paningin. Hindi ko na makita ang iyong itsura. Sino ka baga? Ang tanong ng nanay ni Dave.
Nay naman, ako to, si Nico. Ano ba naman yan? Kainaman na kayo. Hindi nyo na ako makita sa labo ng paningin ninyo. Halika, ipagamot po natin yan, Nay. Miss ko na po kayo. Kamusta na po kayo, Nay? At yumakap ito sa nanay ni Dave. At doon, nakilala na nga ito ng matanda. Miko? Ikaw ba talaga yan? Napakalaking tao mo naman. Diyos ko, Miko, ikaw nga ba yan? Binata ka na, Miko. At tisoy na tisoy ka na. Hindi na kita halos maaninag pero naharamdaman kong ikaw yan. Kamusta ka na ba? Napakagaling mo ng magtagalog. Akala mo nakalimot ka na. Wala na ang tatay. Nabalitaan ko nga po yan, Inay. Patawarin niyo po ako kung hindi po ako agad nakauwi. Eh, Nay, si Kuya Dave po, nasan po, naka-duty po ba siya ngayon? Ay, hanggang ngayon ba naman napakasipag pa rin niya? Ah, naku, Nay, ano po bang ulam dyan? Umakalam na po ang tiyan ko, medyo gutom na po ako eh. Miss ko na po ang luto ninyo, Nay. At doon na nga nagsimula ang napakahabang kwentuhan nitong si Nico at ng nanay ni Dave. Dumidilim na nga ang paligid. Dumating na itong si Dave galing sa kanyang duty at nagulat na lamang siya dahil may taong nakahiga sa kanyang kama. Bigla namang humawak sa kanyang likuran ang kanyang ina at sinabing, "Shh, huwag kang maingay. Baka magising ang bunso ko." Alam mo ba, nang dumating yan kanina, ay nako, yung tutong na kanin agad ang kanyang tinira. Gutom na gutom daw. Kaya pagpasensya mo na kung nga ngayon pa lamang ako magsasaing. Miss na miss niya ang buhay dito sa Pilipinas. Alam mo ba yun, anak? Ay, naku naman talaga si Miko. Ay, ang bilis ng panahon, ano, Inay? Hanggang ngayon, napakatakaw pa rin yung lalaking yan. Nagkwentuhan at nagkatawanan na nga lamang itong mag-inang ito. Nakakalungkot nga lamang dahil itong si Dave ay iniwan pa ng kanyang nag-iisang kasintahan noong panahong iyon. Pero lahat yun, kinaya niya dahil ang punto niya, mas mahalaga maalagaan niya ang kanyang ina. Kaya naman ngayon, tumatanda siyang binata. Pero hindi siya nakaramdam ng pagkukulang dahil sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang pamilya. Ito namang si Miko, halos pauwi-uwi ng Spanya kung minsan pero babalik din ng Pilipinas upang makasama ang kanyang pamilya. Ang istoryang ito ay nagpapakita na hindi naman talaga kailangan kadugo mo ang isang tao upang masabing siya ay miyembro ng iyong pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.